Good morning mga breeder! Nandito naman tayo sa panibagong episode ng JM Game Farm. Yun mga breeder, sa video na to ay second day ng ating pagpapriming at dapat mag-bacterial flushing tayo mga breeder. Ano nga ba yun at paano? Tara, samahan niyo ako. Let's go! Ingay mo. Second day na po ng ating pagpapriming, no? Sa pangalawang araw ng ating pagpapriming at paghahanda para sa ating mga materials sa gagamitin sa breeding, ang ginagawa natin mga breeder ay nagpa-flushing tayo. Bacterial flushing mga breeder. Nakasanayan natin na kapag nagpurga tayo kinabukasan, magpa-bacterial flushing tayo para yung mga bad bacteria na nasa manok natin ay ma-flush out, saka yung mga nararamdaman ng mga manok para nakaready sila sa pagdating ng breeding, no? Kasi mga breeder, kapag nag-umpisa na tayo ng breeding at bigla silang nagkasakit, hindi natin sila magagamit kasi gagamutin natin sila agad. Pero kung nag-flushing tayo bago natin isalang ang ating mga materials, may iiwasan natin yung pagkakasakit habang nagpapalahi tayo, ano mga breeder? Mga breeder, ano nga ba yung ginagamit natin sa pagpa-flushing? Ang ginagamit natin mga breeder sa pagpa-flushing ay Premoxil 550. At ngayon nga mga breeder, ipakikita ko sa inyo yung ginagamit natin na pambacterial flushing. Mga breeder, napakaganda nitong Premoxil 550. Dahil para kang bumili ng gamot na 11 sa iisang piraso. Kasi mga breeder, kaya nitong gamutin yung halak, pisik, sipon, sugat, lagnat, malaria, bulutong, kuraisa, foul cholera at laway-laway. At bukod doon mga breeder, bacterial flushing. At makagandahan dito mga breeder, meron siyang kombinasyon ng tylosin, amoxicillin at dinagdagan pa nila ng paracetamol para sa lagnat. Ano mga breeder? Ayun mga breeder, ang ating ginagamit na pamflushing. At ngayon, papakita ko sa inyo kung paano tayo nagbibigay nito sa ating mga materials. Tara, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo. Okay mga breeder, ang uunahin natin ay itong ating golden boy na galing kay Idol Ruel Amano ng Sabong Pinas. Ayun nga pala mga breeder, maalala ko lang mga breeder, yung account ni Idol Ruel Amano ng Sabong Pinas ay nawala po mga breeder. At ito yung bago niya mga breeder. Yan mga breeder, ito yung bagong YouTube channel niya. Mga breeder, supportan ulit natin si Idol. Oo yun mga breeder, sa mga gaya kong natulungan niya mga breeder, balik natin yung suporta. At sa mga dating supporter niya, alam ko nandiyan kayo hinahanap at hindi niyo makita yung bago niyang YouTube channel. Ito na nga po yun mga breeder. Tara, samahan niyo ako at puntahan natin yung channel niya. Let's go! At ayun na mga breeder, balik tayo sa usapan nating pagpa-flushing. Ito mga breeder ay golden boy. Ulit-ulit na lang. Golden boy ng Sabong Pinas, ano? Pa-flushingin na natin to para matapos na. Okay mga breeder, ngayon magbibigay tayo. Ito yung Premoxil 550. Yan. Magbibigay tayo mga breeder. Ganito lang yan mga breeder, oh. Susulpak nyo lang na ganan. Tapos hahagudin nyo yung talamunan niya para dumiretso. Ano? Okay mga breeder. Breeder, ito naman yung ating isang fruit stag. Isang Gilmore sweater. Yan mga breeder. Konting panahon na lang at kondisyon-kondisyon na to para sa breeding. At alam ko, gustong-gusto mo na makabanat. Ayan mga breeder. Bigyan na rin natin to. Bali 3 days tayo magbibigay ng pamplasing mga breeder para matanggal talaga yung mga bad bacteria. Yan. Yan, nabigyan na natin siya mga breeder. Mga breeder, naniniwala po ba kayo sa winning line? Ako mga breeder, 50-50 tayo dyan mga breeder. Dahil mga breeder, naniniwala naman ako na meron talagang lahi na lamang sa panalo. Ano mga breeder? Pero sa panahon ngayon mga breeder, lahat na po halos na nagbe-breed ay may dugo ng winning line. Ang para sa akin mga breeder, para sa akin po ano, hindi po ako nagmamagaling, wala pa po ako napatunayan sa labanan, ano mga breeder, hindi pa po tayo nagcha-champion. Pero mga breeder, para sa tingin ko lang mga breeder, opinion ko lang naman po ito. Kung mali man, pagpapasensyahan nyo na po ako. Kung nakikita nyo naman po na tama, salamat po. Ano?
Mga breeder, ngayon po kasi halos lahat ng nagpapalahi, lahat ng nagbibreed nga, eh meron na po, nakakakuha na po sila ng mga winning line na sinatawag natin. Ano? Para sa akin mga breeder ngayon, ang pinaglalabanan ay kung paano mo inalagaan yung iyong mga manok. Kumbaga mga breeder, nandiyan pa rin yung pagpapares. Ano? Importante yung pagpapares, yung sukat, balansyado dapat. At saka mga breeder, nakakatalo na lang talaga sa pag-aalaga mula sisiw hanggang sa mapa 8 months natin. At saka mga ka-breeder, lalong-lalo nang napaka-importante ng mga handler natin, no? Nandiyan nakasalala yung galaw ng ating mga manok sa oras ng derby, ano mga breeder? Kasi mga breeder, napaka-importante na yung handler natin ay nakapokus talaga sa ginagawa natin, ano mga breeder? At hindi lang yon mga breeder, dapat nagpapasalamat din tayo palagi sa nagtatari. Kasi mga breeder, minsan napapansin ko dun sa mga ibang nagpo-post na kapag natalo sila, kapag ka hindi nakapatama na maganda, sasabihin nila ang bulok sumipat, hindi asin, hindi matalas ang tari. Mga breeder, dapat nagpapasalamat din tayo mga breeder sa nagtatari ng ating mga panlaban, no? Dahil mga breeder, napapansin ko lang dito sa atin, no? Kapag ka natalo tayo, sisi natin minsan handler, ang sisi natin nagtari, hindi daw matalas, hindi asintado. Pero kapag naman nanalo mga breeder, puri ang bloodlines, puri ang may-ari, puriin din natin yung handler, puriin natin yung naghanda, puriin din natin yung nagtari. Dahil mga breeder, hindi tayo mananalo kung hindi tayo mananalo kung hindi sa tulong nila mga breeder, no? Kaya sa mga handler at sa mga nagtatari dyan, saludo ko sa inyo mga breeder. Laban lang na patas. At ayun nga mga breeder, sasotot ko lang yung aking kaibigan na nagtatari. Kung bagay ang pangalan niya mga breeder, Jeric Bahet Kabit Banayad. Okay mga breeder, pare, sana mapanood mo to. Ayan, hindi lang po sa manok nakukuha yung panalo, nasa paghahanda po at pagtatari. Kaya lagi tayo magpasalamat sa kanila. Okay mga breeder, punta na tayo sa pagpa-flashing, umabahan na. Okay, tara. Mga breeder, hindi ko na po papakita iisa-isahin kasi yun lang at yun lang din naman ang gagawin ko. Susubukan ko ng Premoxil yung mga materials natin. Ano? Bali 3 days yun mga breeder. After nun, magbibigay na tayo ng vitamins. Ano mga breeder? Vitamins, yung Bitmin Pro, yung El Toro, Saganador, tapos yung Egg 1000, Bitmin Pro Powder sa painom. Para dire-diretso yung ating pagkakondisyon, ano? Abangan nyo lang yung sa mga nag-uumpisa. Mga breeder, abangan nyo lang yung mga upload ko para makita nyo kung paano ako nagbibreed. At yun naman mga ka-breeder ay hindi ko ipipilit sa inyo. Na alam ko naman na maayos to mga breeder, kaya alam ko naman maayos mga breeder itong sistema na sinusunod ko, kaya pinapakita ko sa inyo. Sa mga nag-uumpisa na kagaya ko mga breeder, gawin nyo po ito. Hindi ko po kayo ilalaglag mga breeder. Ito po yung sadyang ginagawa ko sa manukan ko mga breeder. At saka nakikita ko naman po yung resulta sa mga alaga ko. Medyo gumaganda po kumpara sa dati na hindi ko alam kung ano yung gagawin. Ano mga breeder? Nandito ako mga breeder para tulungan kayo. Sa mga nag-uumpisa talaga yung target ko dito. Yung mga kagaya ko dati na nag-uumpisa, nahirap kung paano baga pag-breed, paano baga mapapaganda. Mga breeder, napakadami nating pag-uusapan mga breeder. Yung sa mga nag-uumpisa, sana lagi kayong manood mga breeder, dahil hindi ko naman ito gagawin na para sa akin lang. Kaya ko ito ginagawa mga breeder kasi natulungan din ako mga breeder ni Idol Ruel Amano na kung paano. Doon sa mga video niya dati kung paano yung diskarte mga breeder. At kapag maganda, i-share natin. Kapag mapangit, huwag natin i-share kasi mga breeder, para kumbaga kakaunti na yung kanilang dadaan na mapangit. Pero mga breeder, kailangan pa rin naman natin magkamali. Ano mga breeder? Kasi mas matututo tayo. Kumbaga sa mga manukan natin, meron tayong case to case na nangyayari. At ayun mga breeder, nga pala, isasabay ko na rin ang pagpapurga yung ating mga sisiw. Kanina nagpatuka tayo, uuhawin natin yung mga bandang 9 or 8 natin siya bibigyan ng painom. Ayun mga breeder, ipapakita ko sa inyo mamaya. Ngayon nga mga breeder ay magpupurga na tayo ng ating mga day old. Ang gagamitin natin mga breeder ay ang Pepe Dewormer. Mga breeder, madali lang po ang diskarte ng pagpupurga ng ating mga day old. Bali mga breeder, magpapatuka tayo ng alas 7.
Uuhawin natin sila mga breeder para mas marami yung naiinom nilang vitamins. Katulad po ng ginawa kong ito mga breeder, tingnan nyo po at talaga namang uhaw-uhaw sila mga breeder at talagang umiinom sila. At pag ganang ang klase ng pagpupurga mga breeder, ay talaga namang makukuha ng manok natin yung ibinigay nating pamurga. At mas magiging sulit yung ating pagpupurga ng mga breeder. At ayun mga breeder, nakikita nyo naman talaga namang inom na inom. Yun mga breeder, may isa-shoutout nga pala tayo na kapwa natin, content creator or vlogger, ano mga breeder. Ito nga ay si NJS and Son Game Farm. Ito po yung kanyang YouTube channel mga breeder. Ayan po mga breeder. At shoutout din kay Kuya EJ, kay Brad EJ. Vlogger din po ito. More in basketball naman siya mga breeder. Ito po yung kanyang YouTube channel. Yan po mga breeder, King EJTV. Alright mga breeder, pakipalo na rin din mga breeder, no? Salamat po. Vlogger din po ito, kasamahan ko po ito sa Hairbox. At isa rin po ito sa tagahanga ni Idol Ruel naman, no? Tinutulungan niya rin ako para may pakita sa mga supporter niya na kung nasaan na ngayon si Idol Ruel Amano at kung ano yung YouTube niya, no? Ito siya mga breeder, pakipalo na rin din. Maraming vlog, maraming salamat sa iyo pare. Ayun lang po mga breeder at happy breeding. Ayun pa naman mga breeder, maraming salamat sa pagtatapos at panonood ng video na to mga breeder. At nantay-antay lang tayo sa pre-raffle natin ano, password. See you soon sa next episode ng JM Game Farm. Alright mga breeder, salamat sa panonood. Okay, thank you.